bata. Ako nga pala si Teacher Mel. Kumusta naman kayo? Kung akong tatanungin nyo, sobrang saya ko ngayon dahil muli ko kayong makakasama. At higit sa lahat, sobra akong excited dahil pag-uusapan natin ang tungkol sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Pero bagong lahat, nais ko munang iupo natin sa panalangin ang ating ulo. Tayo manalangin? Dear Jesus, marami pong salamat sa araw na to. Ninyo po kami hiningatan at nilayun niyo kami sa lumang uri ng kapahamakan. Ama, kami pong pag-uusapan ngayon tungkol po sa pag-ibig ng Panginoon. Hindi po kaming gabayan upang amin pong itong maunawaan at may apply po namin ito sa amin pong pang-araw-araw. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen! Maraming salamat! Pero bagong lahat, may isa lang ang aking katanungan. Nakatatandaan niyo pa ba kung sinong lumikha ng ating mundo? Tama! God the Father and God the Son. Siya ang lumikha ng ating mundo. Pero nakakalungkot nga lang isipin ng ating mundo ay ibang-iba na nung unang panahon. Kung mapapansin natin, halos lahat ng napapanood natin ay mayroong away. Tao sa tao, bansa laban sa bansa. Higit sa lahat, mapapansin natin na ang ating kapaligiran, ang ating mga halaman ay namamatay na at natutuyo. Ganun din ang mga hayop na nasa ating kapaligiran. Sila, kung dati sila ay pala kaibigan, ngayon, sila ay sobrang nakakatakot na parang hindi na natin silang malalapitan. At ganun din ang klema ng ating panahon. Sobrang mainit, minsan, sobrang malamig. Di tulad noon na katamtaman lang ang kanyang klema. Bakit sa tingin nyo nagkakaroon ng kaguluhan sa ating mundo? Sa Revelation 12 verse 7, sabi, nagkaroon ng away sa pamagitan ni Michael at ni Lucifer. Dahil sa isang inggit, dahil sila ay mayroong pinag-usapan na hindi kasama si Lucifer. Kaya sabi na, hindi to maaari. Hindi to maaari. Dapat kasama ako. Hindi lang dapat si Jesus Christ. Nagkaroon siya ng inggit. Kaya, unisip siya ng paraan. Ang ginawa niya, kinausap niya lahat ng mga anghel. At habang kinakausap niya ang mga anghel, napaisip ang mga anghel. Sila ay nalilito. Sabi nila, baka tamang sinasabi ni Lucifer. Alam niyo ba mga bata kung bakit? Dahil si Lucifer, ang ibig sabihin ng Lucifer, light bearer or shining star. At bukod pa doon, si Lucifer ay siya ay nakaupo sa tabi ng trono ng ating Panginoong Jesus. Kaya ganun na lamang siya kamahal ng mga anghel. Pero kahit mahal siya ng mga anghel, mas mahal ng mga anghel si Jesus Christ. Kaya nagkaroon siya ng inggit sa kanyang puso. Sa tingin niyo ba mga bata, tama ba na tayo ay mainggit? Di ba hindi tama? So kahit ganun ang ginawa ni Lucifer, dahil sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesus sa kanya, kinausap siya ni Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ kay Lucifer, Lucifer, huwag mo nang itutuloy ang iyong balak dahil hindi maganda ang iyong binabalak. So huwag mo nang ituloy. Pero sabi niya, hindi! Hindi maaari! Tinuloy pa rin ni Lucifer ang kanyang balak. Kaya sa Revelation 12 verse 9, sa tingin nyo, sino ang nanalo sa kanilang laban? Yes, si Jesus Christ. Siyempre, siya ay makapangyarihan at siya ang lumikha sa kanya. Kaya nang siya ay nihulog dito sa mundo, tinawag siyang Satan. Nang ibig sabihin, siya ay ating kaaway na ngayon. Siya na ngayon ang namumuno dito sa ating mundo. Kaya yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng away sa tao, laban sa tao, bansa, laban sa bansa. At higit sa lahat, mapapansin natin, ang nilikha ng Panginoon ay kakaiba na. Namamatay, nagkakaroon ng malakas na typhoon, samantala, noong unang panahon, walang ganyan. Pero ngayon, atin na itong nararanasan dahil lamang sa isang inggit at pagsiselos. Hindi pa nagwawakas doon. Umisip ng paraan si Satanas. Kaya isang araw,
Nakita niya si Adan at si Eva na masaya na kasama ang Panginoong Hesus. Kasama nilang nag-aawitan, nagpupuri sa Panginoon. Ngayon, may sabi niya, hindi pwede! Gumawa siya ng paraan. Kaya isang araw, at habang natutulog si Adan at namasyal si Eva, ginamit niya ang ahas. Alam niyo ba mga bata, ang ahas noong unang panahon ay hindi nagsasalita. Hanggang ngayon naman, di ba? Hindi nagsasalita. Kaya, nung namamasyal si Eva, ginamit niya ang ahas. Alam niyo ba mga bata kung bakit niya ang ginamit ang ahas? Yung ahas noong unang panahon, napakaganda. Higit sa lahat, lumilipad. At bukod sa, alam niyo ba, habang lumilipad yung ahas, mayroong iba't ibang kulay. Sobrang ganda. Kaya ganun na lamang pagtataka din ni Eva. Kaya nung nagsalita yung ahas, sabi ng ahas, Eva, sabi niya, sinong nagsasalita? Eva, tumingin siya. At hinanap niya. At nakita niya, sabi ng ahas, nakikita mo itong bunga na to. Ito ay masarap. At ito ay masarap. Sabi ni Eva, hindi kami pwedeng kumain yan. Dahil sabi ng Panginoon, pag kami kumain yan, kami ay mamamatay. Sabi ni ng ahas, ganun ba? Hindi totoo ang sinasabi ng Panginoon. Ang totoo, kapag kinain niyo itong bunga na to, kayo ay magiging katulad niya. Ayon ng Panginoon na maging katulad niya kayo. Kaya kunin mo to. Kaya kinuha niya ang kanyang tinain. Sinabi ulit ng ahas, kumuha ka pala isa, ibigay mo sa iyong asawa. So kumuha siya ulit ng isa at binigay niya sa kanyang asawa. At ang binigay niya sa kanyang asawa, kinain ito. Tapos, sila ay nagulat. Bunga, sila'y gulat na gulat. Kung bakit sila'y nakahubad na. At umanap sila ng matataguan. At sila ay tumago. Alam niyo ba mga bata, maya-maya, biglang dumating ang Panginoong Hesus. At sila ay hinanap. Sabi ng Panginoon, Eva! Adan! Nasaan na kayo? Eva! Adan! Nasaan na kayo? Sabi ni Adan at Eva, Panginoon, nandito, kami po'y natatakot. Kinain niyo ba yung bunga na aking pinagbabawal? Sabi naman ni Adan, Yung babaeng binigay mo sa akin, siya nagbigay sa akin ng bunga at pinakain niya sa akin. Sinabi ni Eva, yung ahas, siya nagbigay sa akin, kaya kinain ko. Ayun ang dahilan kung bakit tayo ngayon nakakaranas na ng kamatayan, sakit, malalakas na ulan, bagyo, at nag-aaway-away tao laban sa tao, bansa laban sa bansa, dahil kay Satan. Kaya mga bata, kapag sinabi ng ating mga magulang na bawal ito, dapat natin silang susundin. Dapat tayo'y makikinig. Dahil kung hindi tayo makikinig sa ating mga magulang, at hindi lang sa ating mga magulang, sa ating mga guro, o sa ating sa lahat ng nakakatanda sa atin, kung hindi natin sila susundin, alam na kung ano ang mangyayari sa atin. Dapat tayo ay makikinig sa kanila. Yan! Sige, tayo ay manalangin. Yuko natin ang ating ulo at humingi tayo ng sorry sa ating Panginoon. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo'y lubos na puri at nagpapasalamat, Ama. Yes, sa gitna po ng aming pong mga pagkakamali, ay inyo pa rin kami patuloy na hinanap at inyo po kami itinatawad. Ama, sa mura naming edad, hindi namin kaya. Kung wala kayo, tulungan niyo po kami na maging masunurin at tulungan niyo po kami na ituwid namin ang aming pong mga gagawin.
tulungan niyo po kami na hindi po kami makinig sa kaaway, kundi makinig lamang kami sa inyo at sundin namin yung mga tulong. Sa pangalan ni Jesus, amen.